Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Amon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI. Wala kayong mga puso, wala kayong utang na loob. Kasi hindi naman talaga kayo mananalo kung hindi po kayo pinakilala at pinataas ang inyong mga antas dahil po sa SMNI. Marami pong witness dyan. Alam na po ng karamihan yan. Dahil, lalo na po ikaw, Kuting, ayaw mong pumunta sa mga debate. Lahat yata ng debate, inayawan mo eh. Pero, SMNI lang po ang nag-cater sa'yo para mapakinggan ang inyong boses at mapunta ka sa isang debate na para po malinawan ng mga tao na ikaw ay pwedeng tumakbong Pangulo. Tinulungan ka ng SMNI. Pero tingnan mong ginawa mo ngayon. Ibang klase ka talaga. Kayo, ha? Kayo. Special mention kayo. Ikaw, Ahas. Ito, si Tambaloslos. Risa. At yung mga kagwang dyan sa kamera. At marami pang iba. Marami pa dyan sa House, no? Dyan sa House of Representatives. Marami dyan, mga kagwang. Ang sa akin lang, guys, kaya po nag-aaganito po si Pastor, mga kaibigan. Dahil nga, sa kanyang pagiging makatao, guys. Marami siyang tinulungan. In fact, ang SMNI po or ang kingdom po, first responder po yan, mga kaibigan. Pag mayroong mga sakuna. Kaya, sa totoo lang, guys, medyo, talagang ngayon ha, itong as we speak, no? Talagang nakakalungkot talaga, nakakaiyak, mixed emotion po ang nangyari sa atin. Dahil po hindi mo akalain, mga kaibigan, na isang respetado, isang prominenteng tao na iniidolo natin dahil napakabait at matulungin, ay ginaganito na po nila, guys. At ito ha, meron tayong breaking news. Grabe po, guys, ha. Kanina lang, pagkatapos po ng live natin, ha. Imagine ninyo, ha, after ng live natin, siguro, after 2 hours siguro or 3 hours, bigla pong sumagot ang Amerika, mga kaibigan. Ang bilis nilang sumagot. In fact, ang US Embassy Philippines, umami na. At ang FBI, nagsalita na rin, mga kaibigan. Nakakabilib, guys, dahil ang bilis sumagot. Ibang klase talaga si Butod. Napakalakas mo, Butod, sa Amerika. Biruin nyo, guys. After po magpasabog ni Pastor ng lahat ng kanyang mga nalalaman, sumagot kaagad ang Amerika at ang US Embassy Philippines, umamin din kaagad, mga kaibigan. Mamaya po aalamin natin yan. Dahil marami po ngayong magsasalita na mga witness or mga testigo na galing po sa kingdom, mga kaibigan, at lahat yan, pinasanungalingan po nila, guys. Itong si Risa, nako, number one ka talaga, Risa. Ibang klase ka, magkano talaga, magkano? Ha? Magkanong bayad, ha? Magkano? Mamaya po, pag-uusapan natin ako. Marami po tayong pag-uusapan, guys. At isisingit lang natin, mga kaibigan, mamaya, no? Itong si VP Sara, para lang medyo magkaroon po tayo ng good vibes, no? Mawala po yung init natin. Init ang ulo natin. Mamaya, isingit po natin yan, no? Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakita yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share na mga videos. Ayan po, live na naman tayo, guys. Happy Wednesday po sa ating lahat. Pasensya na kayo kanina, ha? Kaninang hapon, no? Talagang tuloy-tuloy tayo dahil talagang na-carried away tayo, eh.
Sa totoo lang guys, asar na asar ako kanina, no? Parang napipikon ka, pero parang nalulungkot ka. Pero at the same time, mga kaibigan, alam niyo sa totoo lang, medyo masaya din akong konti eh. Dahil nga guys, feeling ko mga kaibigan, baka hindi na po abutin ang June 12. Baka hindi na po abutin yung ultimatum natin. Dahil pag ito po ha, ito ha, ano ko lang guys ha, ito po yung analysis ko lang, no? Ito na yung analogy ko lang, no? My own perception lang ito mga kaibigan, no? Pag lumabas po ang mga miyembro po ng kingdom guys, imagine no, ilan sila lahat? Ilan ba lahat ang kingdom? Sabihin natin, more or less 10 million siguro sila, no? Nasa mga 10 million siguro ang mga active talaga. Sabihin na lang natin 10 million. Okay, pag kahit 1 million or 2 million or 3 million lumabas po sa kalye lahat yan sabay-sabay. Ilan ang tao nung EDSA 86? O ilan ang tao nung EDSA 86? Let's say, kulang-kulang 2 million ba yun yung tao sa EDSA? O, punong-puno yung EDSA nun eh. Pero dahil wala namang mga, wala namang drone dati, wala namang magandang camera dati, so hindi natin alam kung ilan ba talaga ang bilang nung EDSA 86. Pero ang sabi guys, almost 2 million. Ngayon guys, pag umabot po na at least 3 million na lumabas po sa kalye, sabay-sabay lahat, game over na po. Game over na po ni Kuting, mga kaibigan. Katapusan na po niya yan, guys. Kahit 2 million lang or 3 million, kasi mas marami ngayon, kasi yung panahon ng 86, ilan lang naman ang tao nun, ilan ang population natin nun. Pero ngayon, mga kaibigan, pag sabay-sabay po lumabas lahat yan, at magdi-declare po itong si Pastor na lahat tayo magsama-sama para po palitan na yan, yung walang hiya na yan, no? Pababain yung mga walang kwentang mga mamabatas na yan, walang kwentang namumuno sa bayan natin, pababain yan, palitan, dahil wala po silang ginawa, kundi pasakit lang po sa bayan natin, mga kaibigan. Pag sabay-sabay po, talagang game over na po, guys. Wala na po siyang magagawa dyan. Kailangan na niya mag-alsa balutan at bababa sa Malacanang. Yan po ang talagang perception ko dyan, mga kaibigan. No? Sa totoo lang, tayo po ay talagang, palagi kong sinasabi sa inyo, huwag po kayo mag-alala, andyan naman ang Panginoon, huwag kayo mag-alala, meron naman tayong tinatawag na perfect timing, tamang panahon, pero minsan guys, naiinip din ang tao eh. Di ba? Napupuno din ang tao guys. Yung sinasabi ko sa inyong tamang panahon, perfect timing, meron kasing explanation nun. Dahil si BP Sara po ang gusto nating mamuno for 10 years. Kaya kailangan po maka 2 years siya para pag tumakbo siya muli sa 2028, pasok pa po siya mga kaibigan doon sa 10-year term. Kaya po, di ba sabi, tamang panahon, perfect timing. Pero sa nangyayari ngayon kay Pastor, mukhang hindi na po haabutin guys. Talagang grabe na. Sumabog na po guys. Yung pasabog po ni Pastor kanina mga kaibigan, mas malakas pa yun sa nilaglag sa Hiroshima. Di ba? Sobra po. Talagang pasabog na, ewan ko lang ha. Ewan ko lang ha. Ito po, nakakatawa guys. Sa sobrang tindi ng pasabog ni Pastor, yung Amerika po, niyanig. Binun yung Amerika sumagot agad. Ibig sabihin, tinamaan sila, no? Ano sa palagay nyo? Di ba? Kasi wala pa yatang 2 hours eh. O sige, sabihin na lang natin, to be exact, 2 hours. After ng live natin, after 2 hours, sumagot ka agad sila. Kasi si Pastor po, nagsalita guys, umaga eh. O, umaga siya nagsalita, di ba? Sumagot po itong Amerika, hapon na. Ibig sabihin guys, ang bilis. Kasi usually po, pag sumasagot po sila, lalo po mga international, international lang ganyan, no? Mga international news updates. Usually yan, kinabukasan pa or sa susunod na araw, after 24 hours or 48 hours, saka po sila sasagot. Pero ngayon guys, ang bilis sumagot ng Amerika. Ibang klase po. Yes! Ito na yung sinasabi nating revolusyon! Ha? Babati muna tayo sa ating mga OFW dyan. Pasensya na kayo ha. Kumusta na po ang ating mga OFW, ang ating mga suki, yung mga kababayan natin dyan, ang ating mga unsung heroes, ang ating mga bayani, mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kondisyon. Pasensya na kayo ha. Wala po tayong masyadong good news ngayon. Puro po bad news.
Ay, nako. Kumusta po ang ating mga viewers, ang ating mga listeners, subscribers, members. Maraming salamat po sa pagpatuloy niyo sa papapanood sa amin. Alam ko na medyo nakaka-stress talaga yung mga balita ngayon. Pasensya na kayo, ha? Pero wala po tayong magawa. Kailangan po nating magbigay ng update sa inyo. Kasi po, yung ibang mainstream, tikom ang bibig. Nabusalan na po sila. So, kumusta po kayo, guys? Promise po, mamaya po, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Okay? Kung meron po nang gugulo dyan, sabihin nyo sa akin, ha? Para sipain kagad natin, ha? Hello, Chrissy Brooks! Ayan, sila si Elizabeth Bagsikan, si Ida Isidro. Hello, si Natalia Badion, Beta Galban, Amor Guzman, Rosalie Banjoho. Ang dami na pala nag-antay, no? Ayan, si Naomi Paloma, si Amor Guzman, Menchie Hison, Josephine Andres, Yamada Cherry, Norma Jalaba, sino pa? Ayan, si Lorette. Si Lorette Tokita. Ayan, Lorette Tokita, mega love shoutout. Si Cher, hello Cher, kumusta ka na dyan, hoy, Cher. Jenny Jarumay, Cat Lover, si Wang Yoni, Cynthia Tungol, Sanda Escolano, sino pa, si Filma Sikini, Nene Esteban, Corazon Ostero, Leo Bonag, Lorna Luz, Florina Salgado, si Bitch Baltero, si Christian Scarlett, dami oh, Amor Guzman, at marami pang iba. Mamaya po, babasahin po natin yan, guys, ha? Pasensya na kayo, ha. Babasahin po natin yung mga comment nyo at mga tanong nyo. Bandang dulo na po, guys. Kaya kailangan nyo magtanong, ha? Para tuloy-tuloy yung discussions natin. Hello, Chrissy Brooks. Kumusta ka na, Jen? Ayan. Corazon Ostero, Rosalie Banjoho, Ida Isidro, Marie Carci, Virginia Gregorio. Ayan. Joy Soriano. Dito pala si The Ghost, oh. Nakakatakot to, The Ghost. Oh, ito na nga ang ating update ngayon, no. Ito po ang balita ngayon, guys. Ang bilis po sumagot ng Amerika. Oh, ito pong US Embassy, guys. Umamin kaagad, mga kaibigan. Ito po. Tama po si Pastor sa kanyang mga speculation, guys. 'Di ba? Sino ba 'yung nakapanood kanina kay Pastor? Tama po ang kanyang mga speculations. Ito po ang sabi ng Amerika or US Embassy. Tingnan niyo po sa screen niyo, guys. Basahin natin, mga kaibigan, ha. US Embassy confident Kiboloy will face justice for his crimes. Ang bilis po nila nakasagot. Oh, tama po si Pastor na pati US Embassy talagang gusto po siyang gurgurin, mga kaibigan. At nakikipagkunsyaba po itong sila si Kuting, si Ahas, at itong si Tambaloslos. Ang sabi po dito, guys, the United States is confident that controversial Pastor Apollo Kiboloy will eventually face the charges filed against him in the U.S. In a statement on Wednesday, the United States Embassy in the Philippines said Kiboloy will face justice for heinous crimes. This comes after the Kingdom of Jesus Christ founder accused the United States government of plotting to eliminate him with the help of the Philippine government. Accusation he spouted after being summoned by the Senate of the House of Representatives. Earlier this week, Kiboloy was slapped with a subpoena ordered by both chambers of Congress after he snubbed committee hearings related to the kingdom and the television network it owns, SMNI. Kiboloy's 37-minute audio message posted on social media on Wednesday alleged that the Philippine government, including lawmakers, are plotting to kill him in his church leaders. Kiboloy also alleged that a rendition would be conducted on him. Alam nyo, guys, meron pong source si Pastor. Kaya na nasasabi yun. Kahit i-deny pa nila ng i-deny yan, meron po siyang mga reliable source. Hindi po magsisinungaling yun. Walang usok kung walang apoy, di ba? The U.S. Embassy reiterated that Kiboloy has been responsible to several rights abuses on its Federal Bureau of Investigation's most wanted list. For more than a decade, Apollo Kiboloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systematic and pervasive rape of his girls as young as 11 years old, and is currently on the FBI most wanted list, the embassy said.
questions about legal proceedings should be directed to the U.S. Department of Justice at the U.S. Embassy in Manila, added. Kibuloy, who was indicted by the California court in 2021 for allegedly conspiring to engage sa mga trafficking daw, sabi ha, to engage sa mga trafficking, as an active arrest warrant in the U.S. issued November 10 of 2021, according to U.S. Federal Bureau of Investigation's website. Ibig sabihin, mga kaibigan, matagal na po talaga yung kaso na yan, di ba? Alam naman natin yan. Biro mo, 2021 pa. Pero, sabi nga ni Pastor, iniintay niya. Hinihintay niya po, mga kaibigan, hindi naman dumadating. So, hindi po kasalanan ni Pastor yan. Kasalanan yan kung sino man yung gusto mong patalsik o gustong tanggalin ang mga Duterte. Sila dapat ang sisisihin, hindi po si Pastor. Dahil si Pastor po, guys, kung meron talaga siyang kasalanan, mag-file kayo sa court para matapos na yung usapan na yan. Kasi pag hindi kayo nag-file sa court, hindi po lalabas si Pastor. Sabi ko nga sa inyo, nangyari na po ito kay Tevez. Unang-una, nangyari kay Bantag. Pangalawa, kay Tevez. Ngayon naman si Pastor. Huwag na po nating antayin, guys, na mangyari pa ito kay Tatay Digong at kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman natin, guys, ang mga galawan ng mga yan. Katulad po ni Risa. Risang Bayaran. Grabe po gumalaw yan, guys. Talagang antindi po. Hindi ka tatantanan yan, guys, hanggat hindi ka sumurender. Grabe po sila. Ito po, ha. Ipapakita ko lang sa inyo, guys, ang pangalawa nating updates. Sabi ko nga sa inyo, ang bilis po sumagot ng Amerika. Ito po ang pangalawang sagot. Ayan po, mga kaibigan. Ang bilis. Dininay kaagad ng FBI. Ayan na. Nakita nyo ba, guys? Nakita nyo? Nababasa nyo ba? O, ayan o. FBI denies a $2 million bounty for Kibuloy's arrest. Grabe, ang bilis mag-deny, ha? O, FBI, hindi naman lang pinaabot hanggang bukas? Deny agad? Ang bilis, ha? Bakit po ang bilis niyong mag-deny? Anong meron? Ibang klase ka talaga, Butod, no? Si Butod po, guys, malakas po talaga sa FBI. Biro nyo, dininay ka agad nila. Akala ko ba walang pakialam ang Amerika? Oh, akala ko ba wala silang paki? Pero bakit ang bilis niyong sumagot? Hindi niyo lang pinaabot ng 2 days or 3 days? Oh, ang bilis, di ba? Ibig sabihin, guys, meron talaga ditong tao na nagsusulsol or meron talaga nagchuchucho dyan sa Amerika. Meron talaga dyan. Parang ano, yung parang disusi, no? Pag sinusian mo, nagsasalita. Parang ganun. Meron po dyan, mga kaibigan. Okay, basahin po natin sa balita, ha? Baka sabihin naman na fake news yung Foodinet. New York City, oh. New York City, the Federal Bureau of Investigation, or FBI, has denied rumors, oh, denied, ha? Has denied rumors of $2 million bounty. $2 million bounty. Magkano yan sa Pilipinas? 100 yata yan, you know? Magkano po sa Pilipinas ang $2 million? Nasa mga ano yan? Nasa mga 100 million pesos? Grabe, ang laki, ah. Sino kayong huhuli kay Kibuloy? Magkakaroon po siya ng 100 million. Ay, naku. So, ang sabi dito, the bounty for the arrest of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy and his two associates who are currently wanted in the U.S. over various cases. In a message to GMA Integrated News, FBI Public Affairs Specialist Laura Emilier said she is not aware of any bounty for Kibuloy and his two associates Teresita Dandan and Helen Panilag. Ibig sabihin, wala naman palang bounty or wala naman palang patong sa ulo na $2 million si Pastor. Yan po ang sabi sa balita. Ang sa akin lang, bakit ang bilis niyo mag-deny? Di ba? Bakit parang ina-snap, no? Parang pop, deny ka agad. Ang bilis naman. Ang bilis yung sumagot, ang bilis yung pa mag-deny. Grabe ka talaga ahas. Iba talaga, ibang klase talaga kamandag mo. Pag sinabi mo talaga. Di ba?
Sa akin lang mga kaibigan, ha? Ito sa akin lang. Bakit po ang bilis nilang sumagot? Dahil nga, sabi ko na sa inyo guys, meron pong nagchuchucho dyan. Meron pong nagbabalita mga kaibigan sa FBI, sa CIA o kung ano-ano mga ehensya na yan, meron pong nagchuchucho dyan na dito sa ating gobyerno. Malamang na malamang, kung hindi po si Tambaluslos, si Ahas. Sino pa nga ba po, Dinet? Sino pa nga ba? Di ba? Sa tingin nyo guys, tama ba ako o tama talaga ako? Di ba? Isipin nyo mabuti. Ipagpalagay na lang natin, sige, tayo po ay nanguhula lamang. Di ba? Sige, pagpalagay tayo, nanguhula tayo. Pero bakit po nakakapagtaka ang bilis nyong sumagot at ang bilis nyong mag-deny? Ibig sabihin, may taga-chuchu dun. Paano nila nalaman? Ang bilis naman. Ano yun, nanonood sila ng vlog ni Foodinet? Kaya nalaman nila. Di ba? Ang bilis naman. Kaya nga, malamang sa malamang, meron talaga mga kaibigan. Eh, balita-balita na nga ngayon eh. Kumakalat na nga ngayon sa social media eh. Na itong si Risa, bayaran. Itong si Butod, ang tagabayan. Ang financier. Financier! Di ba? Oh. Ngayon, magtataka pa ba tayo mga kaibigan na itong FBI or sino ba yan, CIA ba yan, or sino-sino ba yan, na talagang malalaman kaagad nila yung balita sa Pilipinas? Sige nga. Eh tayo nga, hindi nga natin alam yung balita sa, alam nyo ba ang balita sa Amerika ngayon? Meron ba kayong update? Di ba? Wala tayong update? Ano na kayo nangyari kay Biden? Ano na kayo nangyari kay Trump? Wala tayong alam. Baka nanood si Biden sa atin. Di ba? Ito ha, kidding aside mga kaibigan, no? Hindi po sa pagbibiro, no? Bakit po alam kaagad nila yung balita natin? Oh, sige nga. Ako, okay lang ako guys, kung talagang ang embassy po natin, konektado kasi yan ni Ahas eh, yung embassy natin eh. Ang embassy guys, konektado ni Ahas yan. Oh, kaya siguro, isang tawagan lang naman yan eh. Oh, Mr. or kaya, ano ba, sino ba ang ano natin ngayon, ambassador ng Amerika? Babae ba, lalaki? Babae, no? Miss Ambassador? How much? Pag tinawagan ni Lisa yan, ganun kasi mag-ano si Lisa eh. Miss Ambassador, how much? Financial PCSO, no? Pwede. Oy, budol-budol, pwede. Pwede ang financier si milyonaryo, mga kaibigan. Kaso lang, si milyonaryo nagtatago na rin eh. Asa na ba si milyonaryo? Mukhang bilyonaryo na si milyonaryo ah. Ano kaya guys, palitan na natin pangalan niya. Imbis na milyonaryo, bilyonaryo na. Kasi hindi na siya milyonaryo eh. Bilyonaryo na siya guys. So yun po mga kaibigan, no? Ang bilis po talaga. Ito po, nakalagay pa dito. Basahin ko lang guys ha. Saglit lang to. There is an active arrest warrant for Mr. Kibuloy, but I am aware of a reward offer. Sabi po ni Amy Miller. Meron daw, tagalugin natin ha. Meron daw active na arrest warrant si Pastor. Pero wala daw reward. Yan ang sinabi niya. Maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo? Ewan ko lang ha. So, sabi nga ni Pastor, may connivance. Ano ba ibig sabihin ng connivance? May kunsyabahan. Sa Tagalog pa, kunsyabahan. Ang Amerika, si Ahas, si Kuting, at si Tambaluslos. Kung naalala niyo mga kaibigan, si Tambaluslos pumunta po ng Amerika yan. At nagkukunwari siya ang Pangulo. Oo, naalala niyo? Naalala niyo yon yung balita na yon? Na akala mo siya ang Pangulo? Kinakausap niya yung mga tao doon sa Amerika. Na parang feeling niya guys, para siya nagpa-practice na to become the president, itong si Tambaluslos. Ganun po kakapal ang mukha niya mga kaibigan. Nagpa-practice siya guys. Ibang klase, di ba?
So yun po ang ating mga issue ngayon. Ito po, pakita ko na sa inyo. Ayan po. Pag hindi po nagpakita si Kibuloy, ay talagang iaarestuhin na siya. At ito na naman guys, ang gagawin nila. Iko-contempt na naman nila si Pastor, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo eh, contempt na naman eh. Oh, sabi na nga ba eh, nahulaan ko na yan eh. Pag si Pastor po, talagang iko-contempt mo nila yan, mga kaibigan. Alam na po natin yan guys. Diba? Kasi paano tayo si Madam Auring eh, nahulaan na natin. Oo, Bibian, bangag, no? Sa buwatan. Oo. Mga bangag sa buwatan ng US of A. Ang kapal ng US of A, no? Ibang klase talaga. Tapos sasabihin nyo, pag tayo kumampi po sa China, kunwari, guys, pag-uusapan natin China, hindi natin babatay kusin ng China, sasabihin ka, oy, mga pro-China kayo. Sus, bakit kayo? Anong ginawa nyo? Eh, pro-American nga kayo eh. Diba? Sa totoo lang guys, ako wala po akong problema dun eh. Maging pro-American man tayo, China man tayo, kasi nga, kailangan natin makipag-aibigan. Kasi sa Amerika po, marami po tayong mga kamag-anak dun. Diba? Itigil nyo na nga. So, yun po mga kaibigan, no? Unahin kagad natin tong first na testigo po. Ito, pakinggan natin guys. Ready na ba kayo sa mga pasabog ng mga testigo, mga kaibigan? Ready na ba kayo, guys? Ito na po. I-play lang natin, guys, ha? Okay, atong hisgutan karon is ang katong witness ba ni Madam Senator Risa Honteveros. Okay, ang sinabi po ng babae, ang ating hisgutan karon. Oh, sino pang Bisaya dyan? Oy, mga Bisaya. Bisaya din ako eh. Oh, ang sabi niya, guys, ang atong hisgutan karon sa Tagalog pa, ang ating pag-uusapan ngayon, ayan ha, klaro yan ha, in-interpret ko lang sa inyo. Okay? Tuloy natin. Ano yung witness nga si alias Jerome daw kuno? Madam, kilala po namin yan kung sino yan si alias Jerome. Kasamahan po namin yan at kilala namin siya ang mga anomalyang pinagagawa niya dito, mga kasalanan na pinagagawa niya dito sa loob ng kingdom. Diba, Gail? Ano? Yes. Ano masasabi mo yung alias Jerome? Alias Jerome, kilala ko yan eh. Bakit binaliktad mo yung testimony mo? Before, nung wala pa ako sa kingdom, ang ganda ng testimony mo kay Pastor. Bakit ngayon parang binaliktad muna? Magkano bang binayad sa'yo? Bakit na bumaliktad ka na? Magkano bang binayad sa'yo? Yun yung ang pinag-uusapan dito guys, yung testigo po ni Risa, mga kaibigan. Oh, ngayon, ayan oh, binanatan siya ng mga dati niyang katrabaho sa kingdom. Oh, kung sino ka man, oh, magkano nang bayad sa'yo? Ano alias Jerome? Di ba ikaw si... Sabihin na natin? Oh, sabihin nyo naging... Sino yun? Sino si alias Jerome? It starts with the letter... J. Letter J. X. O. Apelido? Yun nga. O pa rin. O pa rin. Dong, kilala ka namin kung sino ka. Badlungon ka na siya. Badlungon ka din sa loob. O, badlungon kayo na siya. O, ano ibig sabihin ng badlungon? Sa Tagalog. Ang Tagalog po ng badlungon, guys, makulit. Makulit ba tama ba? Makulit? Badlungon? Badlungon kayo na siya. Ibig sabihin, makulit yan. Ano yan? Pasaway pala, pasaway. Oh. Ang Tagalog po ng badlungon, pasaway. Ang sabi po ng mga taga-kingdom, guys, ito daw testigo ni Risa, badlungon kayo na siya. Pasaway. Tapos nabayaran na, kaya bumaliktad. Oh, yan ha. Risa, sana po nakikinig kayo. Yung mga kinukuha mong mga testigo, ayusin mo. Yung mga binabayaran yung testigo, pakiayos lang po. Oh, bugoy kayo ba? Bugoy, oo. Bugoy ba? Pasaway, oo. Tama, bugoy. Oo, parang ganoon. Ay, mega love, shout out, Amira. Bugoy ba? Bugoy. Pasaway ka, ha? Oh, parang ganoon. Badlungon kayo ka. Badlungon ka kang yawaan ka, ha? Pisti kang yawaan ka. Birahan ti ka diya. Ano ba? Ano mo na sa Bisaya, di ba? Ay pag binuang diya, na. Di ba? Ano mo nang pasawa, di ba?
ay pagbadlong-badlongan na, na makatilaw yung ganun. Di ba? Anaw ng Bisaya? Oh. Badlongon din na yung testigo. Baka sa una, kapanilip na sa mga CR sa mga babae. Kailan ka sa impyerno dong. Oo, oh, naninilip ka daw sa mga CR ng mga babae dati. yung testigo ni Risa, mga kaibigan, naninilip pala sa CR ng mga babae. O, gahay kay ko ba? Gahay ko. Giyak ba yan yung testigo ni Risa? Ay, mga walang kwenta ba? Naninilip daw ng mga CR? Nang mamboboso pala to? Sura man dahil kang dako ko dahil Diyos ganyarian. Tapos gibayaran kay lutaw ka? Pila ka? Pila man ka thousands o million na gibayan sa inyo hang anong grabing baliktad man niyo sa kingdom o kang pastor? Grabe. Unsa man gel, unsa di man nakauban maging na nimo. Unsa may masultihan niya? Hindi, ang masabi ko lang sa kanya, ang bilis niyang bumaliktad sa ano niya, testimony niya. Kasi, ayaw ako na convert eh dahil ang ganda ng testimony niyo about kay pastor, di ba? Ah, nakwento nga niyo yung mga kalokohan niyo eh, di ba? Nung dito kayo sa ano, sa kingdom, nakwento niyo yan sa akin. Tapos, ngayon, dahil nabayaran ka na, binaliktad mo na ngayon sa pastor. Ha, ano? Joar... Ay! Joar Olimba! Kilala ka namin! Pakaulor naman ka, oy! Kakahiya ka! Pera talaga! Tapos, makover-cover pa ka sa mukha mo! Nagsombrero ka ba para di malata? Wala ka na mo gibuli, pero grabe! Grabe, good ka! Bayad na bayad ka! Mga pabadlungan mo diri sa sulod, puro ramo! Patay mo palag! Baligya ni mo! Karon ni baliktad gid grabe lang baliktad ka pastor grabe lang pandaot kay tungod gibayaran pila kay gibayad ani nila grabe ka pala mukha mo no oy Marie Carci grabe na yan grabe yan ni Marie Carci oh oy Jerome ayaw ko sabihin dito Marie Carci ha ayaw ko sabihin dito ikaw na bahala mag-comment diyan. Tulot lang po ka ni pastor sa kalibutan, ngana na ka. Saka kanina, napansin nyo kanina, before siya magsalita, nanginginig pa. Oo, kasi guilty manggood, guilty sila. Guys, guilty sila, yung mga witness ni Senator Risa Hontiveros. Grabe kasi mga anomaly at mga kasalanan pinagagawa nila din sa loob. Si pastor, sila ang mga masama kaya lumabas. Mm-mm. So, Madam Senator, i-check naman po ang background yung mga, ng inyong mga witnesses nila, yung mga witnesses niya, yung mga background nila dito, mga tulibagbag. Mga basura yan dito. Mga basura. Ano? Ano? Ma'am Risa. Ma'am. Ikaw, ma'am. Ikaw pa ito naman pa lang si Arias Jeremy. Kwento pa lang niya sa mga pinagagawa niya dati sa kingdom. Yan sa mga. Kung alam mo, ayun yung mga witnesses ninyo. Alam niyo po, kaya... Alam niyo po, Madam Senator Risa Hontiveros, kung isa-isahin namin ang mga pinaggagawa nila dito, Diyos ko, masyashock po kayo. Naku. Kasi sobrang kademonyohan ng mga yan dito sa loob ng kingdom. Kaya ngayon lumayas, kaya yung mga tumalon dyan sa gate. Tumalon yan sila sa likod po, sa bakod, kasi takot sila humarap sa kanilang mga kasalanan. Kilala namin sila. Kaya, mga basurang napunot mo, ma'am. Tsaka parang sila satsat, wala silang evidence. Wala. Puro wala istorya. Sino maniwala sa inyo dyan? Puro ka istorya. Kasi nga, binabasa pa, ano? Binayaran kasi, binayaran. Oh, binayaran kasi, binayaran. Oh, di ba, alam nga nila, oh. Yung mga taga-kingdom niya, yung mga yan, yung mga ano na yan. Mga ano yan dun, mga mga nagtatrabaho yan sa kingdom. Siyempre, kilalang kilala nila kahit naka-sombrero, kahit naka-face mask pa. Kilalang-kilala nila. Alam na alam nila yun. Di ba kasi na nakasama nila yun eh. O, bayaran niyang mga yan, bayaran. Sos, Risa, kawawa ka naman. Madam Risa, o, Madam Risa. I-check mo daw yung mga background ng mga testigo mo. Badlungon de kay, badlungon, madinig na, manilipag mga CR, Sos Mari Joseph. Ha? Namboboso pa? Ha? Mga mamboboso pa? Tapos si pastor pa yung sasabihan nila na si pastor daw marami daw mga babae. So, ikaw nga namboboso. Grabe, nakakahiya. Ibang klase. Oh, ito pa, may isa pa tayong ano no, may isa pa tayong papanoorin guys no bago po natin putan si pastor.
Ah, ito po ha, panoorin po natin to guys. Para po ma-justify natin yung mga sinasabi ni Pastor. Okay? Okay. Before pa tayo mag-start, no, I meet these people, no, even his brother, no, na, when they speak lies about Pastor Apollo Sikibuloy. Hello, hi, dear Siri Akuria of KGC, no? Alam niyo, sa totoo lang ha, I need na to speak out. It is because na bistado na ang kasinungalingan nito ni Arlene Caminong, no? And this is the story goes, no? Last year, no, I have the chance na ma-meet ko itong nagpapakilalang member daw sila ni former member daw sila ni Pastor Apollo Sikibuloy. Their drama kasi minsan is talagang minsan is nakaka-convince. It is because meron silang ano, meron siyang pinakilala din na brother niya na sinabi niya na dating driver daw ni Pastor Apollo Sikibuloy, no? Anyway, no, ang dami nang gumagamit na nagpapakilalang taga KJC, no, para magkaroon ng gulo dito sa Duterte diehard supporters. And even, no, they are using group chat na nagpapakilala na mga member daw sila ni Pastor na yun din yung isa na na-reakan ko. But lately, no, nagkaroon na ako ng doubt dahil sa mga ganitong instances, okay? Last year, I have the chance to na makilala ko itong sila Arlene Caminong, no? Itong sila Joanne Caminong and the wife of his brother, no, na nagpakilalang dating driver daw ni Pastor Apollo Sikibuloy, no? In fact, no, sinabi sa akin ng certain Joanne na it was the Liberal Party at first ha who supported them, no, bago sila nag-file ng ano ng kaso, and they were supported by Lloyd De Luis sa US, okay? So that's why nung gumulong na yung kaso, no, ni Pastor Apollo Sikibuloy, no, after that, no, nagtaka kasi ako, no, kasi ganito kasi yun eh. Nung pumunta na dito, no, nanalo na si BBM, to think that, as you remember, no, the SMS, ang SMNI po ang nag-host, no, ng presidential debate just for President Bongbong Marcos. It is because binabastos siya ng ibang network. Okay? Kaya, alam naman natin sa pagiging matulungin ni Pastor Kibuloy. And then, suddenly, that snakes also bite him. Kasi ganito kasi yun eh. Nung pumunta dito si Arlene Caminong, is in fact, I have the picture together with that brother niya and the wife, no? Na sinabi nila na Arlene is nandito sa Pilipinas. In fact, may mga vlog siya eh, na it is because she was invited sa office of the First Lady. Ayun. No? Invited pala siya sa office ng First Lady. Yun pala talaga yung kwento doon. Talagang na-shock ako, no, na bakit ganun, no? Parang nag-ano na ako, no? Nagre-research na ako. Then, no, alam nyo kasi, no, si Lisa Marcos at sila, itong mga Araneta, is ganito kasi yon. Ang Salidesma aside is yung lola niya is a former CPP-NPA and the supporters of Makabayan Black. Okay? Doon ko binasa-basa na itong lahat na pangyayari nito is all also a vested interest. The interest of the former member na to take over the KGC and the revenge nito dahil sa advocacy ni Pastor Kibuloy regarding sa itong mga terorista, no? So, nung pumunta siya dito, no,
ginastusan siya ng Office of the First Lady, no, na galing US papunta dito sa Pilipinas, no, and then naka-stay ito sa 5-star hotel sa Pasay, no. I know that she was the one who asked, no, sa kanyang sa wife ng kanyang brother na pumunta daw ako sa Manila, no. But I refrain because, you know, I admit na minsan nagkaroon din kami ng misunderstanding, no, but you know, I know that Pastor Apollo Sikibuloy is one of the most loyal na allies ni PRRD. Okay? And whatever happens, there are times na hindi man tayo magkakaintindihan. But para tayong magkakapatid, pag nakita na natin na tagalabas na ang nag-aapi sa ating kapatid, ay hindi na maganda ito. Okay? Babaliktad rin nila nito is all about money. Okay? It's all about money. They wanted na bumagsak din si Pastor Apollo Sikibuloy. It is because ito, nakita nyo ba na talagang harap-harapan na pagbabiolate nila sa freedom of speech. It is because the SMNI is kilalang-kilalang na loyal sa mga Duterte. Okay? Kaya, alam mo, hindi ko lang talaga ma-attempt, no? Itong mga bayaran ang mga prinsipyo, no? Just like, ano, no? The former Mike Abe. Okay? Ayan na. Dati kasi nagka-communicate talaga kami niyan. Oh, ayan na. Pati po si Mike Abe, mga kaibigan, na-mention na rin, ha? Oh. Sir Mike Abe, na-mention ka dito. Sabi, bayaran. Hindi po kami nagsabi niyan, ha? Ito pa, pasabog pa kay Mike Abe. Pakinggan niyo mabuti, guys, ha? Pakinggan niyo mabuti. Okay, ang sabi niya nga niya sa akin is that hindi daw siya magsasalita against the Pastor Kibuloy because once in a while, naging mabuti daw ito sa kanya. But lately, no, nung nagkaroon na siya ng raptor, ako. At saka yung condo, nako. Eh binabanatan niya na ito, no, na talagang below the belt. Ang tanong ko lang kasi, no, itong kay Arlene Caninong, okay? Ibig sabihin, mga kaibigan, itong si Mike Abe nung nagkaroon ng raptor, alam niyo yung raptor, guys? Yung sasakyan yung Ford. Nung nagkaroon siya ng raptor na Ford at nagkaroon siya ng condo, binabanatan na niya si Pastor. Oh, alam niyo na ibig sabihin nun. Di ba? Alam niyo na ibig sabihin nun. Nagkaroon ng napakagandang raptor. Napakamahal ng raptor ngayon. Magkano ba raptor ngayon? 5 million? Oh, condo pa. Nagkaroon pa siya ng condo. Sus Mariosep. Tapos panaybanat kay Pastor. Grabe. Dito doon ako nag-question eh when I see si String fighting back against her sister, no? Ito kay Senator Risa Antonteveros, no? Bakit ang sariling sister ni Arlene Caninong, no, is strongly makikita mo sa kanya ang kanyang loyalty na sinasabing hindi totoo ang sinasabi ng kapatid niya, no? And as I've heard na, no, yung itong brother niya na nagpakilalang dating driver ni Pastor C. Kibuloy is kaya pala natanggal because of drugs at pakikipagrelasyon, no, sa mga ano, no, that is adultery. And I know that Pastor Apollo Kibuloy and the KGC will never allow it, no. I have a picture together with them and pinakita ko na to, ito kay Tring, no. Yun nga yung sabi nila, no, na sinabi nga niya sa akin na sinabi daw ni Arlene na kung pwede daw pumunta ako ng Maynila to support her. But I saw her vlogging sa Manila, no, ano, na meron pa nga siyang na-meet na mga pro Marcos. I know that she received money. No, alam mo, sa totoo lang, kung ikaw nagdadasal ka tapos bayaran ka ng prinsipyo, no,
Para saan? Okay? Ako ha, unlike some of the influencer, wala naman talagang katulad ng mga natulong sa akin, no? And hindi naman ako part sa SMNI. But I will never tolerate this kind of lies, no? Na masyadong questionable. Okay? Yung nga sinabi ko dati, no? Nung itong unang labas nitong mga dating member, alam nyo kasi na found out ko na ito palang KGC is hindi nakapangalan sa kay Pastor. So itong mga gustong manira na to is ang gusto nito is vested interest and simply they wanted to take over the kingdom. And that also vested interest, receiving money to destroy a person na minsan nakatulong sa kanila, okay? Huwag nyo yung kalilimutan, no? Bakit ngayon lang kayo nagreklamo, Arlene Caminong? Bakit yung sisters mo, yun yung strong na panglaban sa iyo eh, yung kapatid mo. Bakit yung kapatid mo, no? Nakikita ko sa eyes ni Sistring. She's very honest in saying na siguro nararamdaman ko yung hiya niya na bakit niyo sinisiraan si Pastor na siya malaking natulong sa pamilya niyo, no? Tapos ito namang brother niya, no, na nagpakilalang dating driver ni Pastor Kibuloy just to convince me, no, na umalis daw sila dahil daw ang sabi sa akin is buong pamilya daw sila. Hindi ko alam na meron pa palang sister na nasa KGC pa rin si Arlene Caminong. Okay? So, yun ang sabi nila, buong pamilya daw sila umalis kasi daw minaltrato daw sila, sinisigawan daw sila, tapos kapag hindi daw sila nakabenta, sinisigawan sila. Okay? Alam mo, isa kasi sa nagdadalawang isip ako sa information na ito because you know why, no? Aileen Sahonia is my relative. Both of us are from Barotac, Nuevo Iloilo. I know Aileen Sahonia is from the Catholic school. Pero nandyan siya, very loyal kay Pastor, no? And that's, yun yung inisip ko eh. Kahit dito, no? Inoobserbahan ko lang kasi ayoko ng one-sided. Okay? Gusto ko, tingnan ko talaga yung buong pictures. Okay? So, yun yung ano eh. Doon, maano, no? Kung sa Bisaya pa, diha, masami ka, Arlene, sa imuhang sister. Because, hindi nyo sinabi na meron ka pa palang kapatid na naiwan sa KGC. So, asa na yung sinabi nyo na buong pamilya? Okay? Asa na yung sinabi mong buong pamilya? No? Alam nyo, no, sa totoo lang, no, nakakaawa tong mga tao na nadadala sa bayan, mga bayaran, no? Nakakaawa rin ding tong mga tao na to na nasa power na ginagamit ang source, no, ang fund ng bayan, no, para pataubin yung gusto nilang personalin. Imagine ka ha, from America to the Philippines, nagstay sa 5-star hotel, no, para lang magkaroon ng tong mga lies nila na para pataubin ang mga kilalang mga honest at totoong mga loyal kay PRRD. And it also has to do sa strong na advocacy ni Pastor Kibuloy regarding ito CPPNPA. Okay? Ayan po mga kaibigan, no? Ay, nako, grabe mga pasabog ngayong araw na to. So, dapat talaga guys, itong si Risa, i-check din niya yung mga backgrounds na kanyang mga testigo. Kasi wala eh. Wala talagang dating eh. No? Puro mga mahihina. Oo, no? Grabe. Grabe po itong si Mike. Pati si Mike po na-involve na rin mga kaibigan. Raptor tsaka Kondo. Oh, naku ha, galing po yan sa isang testigo. Hindi po galing sa atin yan ha. Ayan. Oy, Chrissy Brooks, so 2.4 viewers, magtuslok. Magtuslok-tuslok naman tayo guys. Yung mga hindi pa po nagtuslok dyan, yung mga bagong dating, baka pwede naman. At mag-subscribe po tayo guys ha. Huwag yung kalimutan ha. Maraming salamat.
Ito po, silipin lang po natin guys si Pastor ha. Ito po yung kanina guys, no? Kaya po natin sisilipin to mga kaibigan dahil po ito sa mga nangyayari ngayon. Ito po yung mga testimony po ng mga testigo at yung sa US Embassy at sa FBI at kung ano-ano pa. No? So tama po si Pastor guys. Tama po siya lahat kanina po. Kasi kung hindi naman sila natamaan guys, hindi naman sila sasagot eh. Tama, di ba? Pero bakit po ang bilis nilang sumagot? Kung sa English pa, in a jiffy, no? Parang ganun sa English eh. In a jiffy. Ang bilis nilang sumagot. Para bang mga kaibigan, parang takot na takot sila guys. Takot na takot sila kay Lisa Smugs. Ito po ha, panoorin po natin si Pastor guys. Ito po yung mga excerpts kanina po ha. Sa mga hindi po nakapanood, no? Ito po, ulitin lang natin guys. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Amon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI. Oh, di ba? Klaro po yun, guys. Napakaklaro po ng sinabi ni Pastor. Eh, wala talaga silang utang na loob. Di ba? Lahat ng sinabi niya, guys, kanina, sinagot din ng Amerika. Kahit sabihin natin na dininay po ng Amerika, guys, meron pa rin lumabas na balita, no? Itong mga sa source niya. Ibig sabihin, meron talagang gumagalaw dyan. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, pag magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Any heartbeat, Sir Foodinet? Brute Galban. Ano heartbeat? Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon. Na walang dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas, kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simulan ang trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ay popospon. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako
Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga Siam o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang, sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talaga ang target nila. Sa anong paraan, ginawal kami ng kasong hindi namin alam. At mga kumuha sila ng witness. Handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So, hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat mag-taste din sila. Hindi dumating yon, iniintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Yun. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, ayun, ha, complete, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. Oh, di ba? Klaro po yan, ha? Klaro po yung sinabi niya, guys. Kaya kung nga pinaparinig ko sa inyo muli ito, dahil po, ang lumalabas ngayon sa balita, dinideny po ng Amerika. Dinideny nila. Samantalang, ang sinabi ni Pastor, may nagsa-surveillance na po sa kanila. Imposible namang gawa-gawa lang ng source niya yan. Eh nakikita nila eh na mayroon pong umaaligid-aligid sa kanila, mga kaibigan. Yan po yung mga nagsa-surveillance na galing po sa Amerika. So totoo po, guys. Hindi po hindi nila pwedeng i-deny yan. Ano to? Sinisikreto lang nila para kung ano mangyari kay Pastor, wala silang pake. Hugas kamay sila, parang ganon. Kasi nga, ang sabi po dito guys, hindi na po siya extradition. Ang ibig sabihin kasi ng extradition, ina-extra ka, no? Para dadalhin ka sa Amerika. Parang bibit-biting ka, kung sa Tagalog pa, bibit-biting ka, papuntang Amerika. Extradition. Pero hindi na daw extradition. Ang gagawin daw sa kanya, rendition. Ang ibig sabihin ng rendition, kung sa term pa natin, gurgurin. Ayun. Diretso ng gurgurin. Wala nang extract, wala na yan.
diretsyong gurgur na kasi nga may patong sa ulo. Ito, tuloy natin guys ha. Maiksilan naman ito mga kaibigan kasi kinuha ko lang yung part eh. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassin. Ayun, no? Asas. Oh, sabi niya asas. Oh, hindi lang natin tinuloy, no? Pero yun yung ibig sabihin nun. Ang aking constitutional rights na wala na, sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liniguak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan, ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara, taga-Dabao po kaming lahat, lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin. Ito ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat tinahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Ayun. So yun po mga kaibigan, ang pinaka-highlights ngayon guys. Yan po ang dininay ng FBI. $2 million ang patong sa ulo po
ni Pastor or 100 million pesos. Yan po. Di ba? Sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman lalabas yan kung wala po talaga silang source. Kung wala pong nag-feed sa kanila. Kasi, mga magagaling din yung mga intelligence na mga yan eh. Di ba? Hello Russian, kumusta ka na dyan Russian? Oo no, nakakamura talaga no, Russian no, nakakamura. Di ba? So yun lang po ang ano natin ngayong gabi. Sana po naliwanagan kayo guys, pero sabi ko nga sa inyo, nakakapagtaka lang mga kaibigan, bakit itong Amerika, napakabilis sumagot. Dininay naman nila yung patong sa ulo ni Pastor. Sana po totoo yung deny-deny na yan. Sabi naman ni Pastor mga kaibigan, kung mali po ang kanyang source, i-correct siya. Pero syempre guys, mali man yan o hindi mali, kailangan pa rin mag-ingat ni Pastor. Kasi alam natin yung mga galawan ng mga yan eh. Kunwari lang yan mga... Nagkukunwari lang yung mga yan eh. Diba? Nagkukunwari lang yung mga yan. Pero mga ano yan, mga lobo, no? Mga asong lobo na nagkukunwaring mga ano, no? Nagkukunwaring mga maamong tupa. Oo. Parang mga troll yan eh. Nagtatago sila, no? Ang mga troll guys, nagtatago. Dahil mga, wala po silang tamang pag-iisip eh. Yung utak ng mga troll, kulang eh. Kulang-kulang. Ang nasa isip lang ng mga troll, binabayaran sila. Kaya sila nagko-comment. Tingnan mo, hindi sila nagpapakita. Bakit hindi sila nagpapakita? Dahil nahihiya sila na yung mga sinasabi nila ay mga kasinungalingan. Ayaw nila tumanggap ng katotohanan. Kaya maraming troll. Kaya hayaan nyo na lang yung mga troll. Dahil sila po, dyan po sila kumakain eh. Sa kanilang mga bash, pambabash. Oo. Dyan sila kumakain. Pag wala po silang comment, nga. Gutom ang abuti ng mga troll. O, yan po mga kaibigan ang masasabi ko dyan. No? Pero isasako pa rin natin. Isasako pa rin natin guys. Wait lang ha. Antay lang kayo ha. Asa na ba yan ha? Asa na ba yan? Wait lang po mga kaibigan. No? Magsasako lang po tayo. Sino ba yung isasako natin? Even on her. Wait lang guys ha. Bigyan lang natin ng ano. Bigyan lang natin ng tawag dito. Saan na ba 'yon? Bigyan natin ng magandang ano. Magandang ayan, oh, okay. Okay na ba? Oh, ayan, maganda. Goodbye ka agad, di ba? Yan ang maganda dyan, goodbye. Goodbye agad. Oh, wala na ba? Wala na? Wala na, guys? Ha, wala na? Oh, Spencer! Kumusta ka na dyan? Mega love shoutout kay Spencer Lakal, yung mga kaibigan in the house. Yee-hoo! Wala tayong effect eh. Wala tayong sound effect. Ayan. Yan po mga kaibigan. So, wala naman tayong problema sa mga troll. Kasi nga, kumakain sila guys eh. Diyan sila kumakain. Oo. Pag wala silang makomment, nga. Wala silang sweldo. Eh, alam ko swelduhan ngayon eh. Kaya ganyan yung mga yan kasi swelduhan ngayon, no? Ng mga troll. Ayan po guys. So, sana po naliwanagan po kayo sa pasabog po, no? Ay talaga namang nakakapagtaka lang guys. Kaya po tayo nag-react agad mga kaibigan. Dahil nga, syempre, di ba? Nakakaano eh. Talagang nakakagulat eh, no? Biglang sagot ka agad ang Amerika eh. O si Yamad at Sherry, nagpalipad po mga kaibigan, no? Maraming salamat. Domo arigato gozaimasu. Yamad at Sherry, ng inyong 1,600 yen. Ayan. Galing talaga ni Yamad at Sherry, oh. Yeah. Oy, sabi ni Spencer, oh. Wang Yoni, yo. Chrissy Brooks, yo. Ayan, yo. Yo pala, yo.
Monica Arcillo, sabi po ni Spencer Lakali, mga kaibigan. Ayan, si Russian, how, asan pa si Russian? Hoy brother, mahiya ka. Wala na si brother, Russian, wala na. Halatang sinungaling ang mga witness ni Honte Alan, kasi sabi niya, isisid sa backpack ang mga baril. Nakakatawa nga yung baril-baril na yan eh. Sabi nga dun sa Facebook page ni ano eh, ni Jason Sa. May sinabi si Jason Sa dyan eh. Tina, basahin lang natin guys. Asan na ba yung sinabi niya dito? Sabi po ni Jason Sa, mga kaibigan, sa kanyang FB page, napunta ako dun sa Glory Mountain ng KOJC. Wala akong nakitang gun store doon. Nagpapatawa talaga to si Jason Sa eh. Kasi guys, ginawa nilang gun store po yung kingdom, mga kaibigan. Biro mo, marami daw armas doon. Bit-bit daw ni BP Sara. Ibang klase talaga kayo. Ayan, sabi po ni Florinda yon, kaya pala binabaliktad ni Abe ang tama. Wala pala utang na loob. isa pa yan, no? Bayaran pala, no? Grabe. Isang raptor pala, tsaka kondo lang katapat. Baka meron pang ano yan, may monthly pa yan. And I'm S.G.O. Borbos, ayan, Boss Foodinet, pray to Pastor Kibuloy, Rizal Antiveros, walang ginawa na maayos sa Senado, Kuting, Gisas, Mags, Tamba, los, step down kayo, ayan. Los nyo, U.S. Embassy, Russia, no? Marley Enero, Yamada Cherry, thank you so much, God bless po. Jerry Recto, sir, punta ako sa EDSA circle. Bete Galban, Yamada Cherry, God bless you always, Russian. Di ba laging pinopostpone? Oo, palaging postpone. Hindi na po kasalanan ni Pastor yun, guys. Kasi palagi nilang pinopostpone eh. Kasi sabi nga nila, justice denied, di ba? Kaya nila palaging pinopostpone yun eh. Kasi nga, naghahanap pa sila ng mga testigo, naghahanap pa sila ng mga ebidensya. Eh pag walang ebidensya, walang kaso, basura. Sino ang nagbayad ng testigo ni Risa? Si MRT or si LPA? Magkano ang ilang milyon ang sayo? Francisco Villaster. Ayan. Norberto de Silva, binayaran sila tapos papakain sa mga pamilya nila. Pagkain meron ng uod, walang kilalang Diyos ang pumasok sa simbahang patalikod. Yes. Jude Laponete, Mike Abbott, Rolly Smugs. Cesla Vilaip, imposible naman mailagay ang mga baril backpack. Halatang sinungaling, nakapayola sila. Cesla V, live. Ayan. Bete Galban, 8 to 5 likes na. Vivian, ganyan din sina Bicoy, Malabato at Macanias noon sa Senate. Oo, pare-pareho lang sila ng story. Russian, Norberto, Chrissy Brooks, Caspencer Lacali, yo. Gustong-gusto ko ang laban movie niyo kay Bagoong Lipunan. Ayan. Aurelio Gapar, kung talagang walang kasalanan, Yankee. Ayan. Russian, Aurelio, bangag ka din. Meron na naman nakapasok na bangag. Ang dami talagang bangag ngayon. Ang Leon, 74 years old na ako at matagal, mabagal na, pero huwag niyo akong iiwan. Let's go! BBS Las Vegas, pati pag sinungaling ngayon, hybrid na rin pala. Oo, no, grabe, pati pag sinungaling, no, high-tech na. Russian, correct. Ayan, Elizabeth Bagsikan, hoy, Aurelio Gapar, kung galit ka sa isang tao lang, gagawin mo. Talagang itong mga troll na to, no? Kayo mga troll, ha? Magkano mo bayad sa inyo? Minsan na nakakaawa. Alam mo, naawa lang ako sa mga troll eh. Kasi talagang pilit lang nila mag-comment kahit ayaw naman nila. Napipilitan lang sila, guys, kasi nga wala silang kita eh. Pag hindi sila nag-comment, eh minsan kaya minsan nakakaawa din yung mga troll, guys, kasi ilang account po ginagamit nila diyan. 'Di ba? Palit ka ng palit ng account, kasi pag binlock ka, hindi ka na makakapasok eh. Kailangan mo uli magbago. Gagawa ka na naman ng another account.
Kasi yung mga yan, sapo-sapo account yan eh. Maraming hawak ng mga ano yan, mga YouTube. Elizabeth Pagsikan, ayan, Russian, tama. Wawayeye Pagurigan, hello po, pa-shoutout po sa anak ko na si Zenia Pagurigan. Happy birthday, nak. Thanks po. Norma Jalaba, work is calling. Thank you, Foodinet. Thank you, guys. Ingat po. God bless us all. Ayan. Norma Jalaba, ingat. Adelina De Vera, sana ipalay detector test ang mga testigo kung nagsasabi ng katotohanan o kasinungalingan. Russian way denial. Efren and Panty, tama. Siyempre, deny talaga. O, deny naman talaga. Hugas kamay para hindi sila mapagbintangan. Marley Inero, Ma'am Norma Jalaba, ingat po sa work. Kasi guys, kaya po nag-deny po, kaya po dininay ng Amerika yan. Dahil po, kumalat na eh. Sumingaw na eh. Siyempre, pag may nangyari kay Pastor, ang sisisihin yan, Amerika. Diba? Kaya po, deny kaagad sila. Agaran kaagad nilang itinakwil. Agaran kaagad nilang idininay ang pasabog po ni Pastor. Kasi guys, pag malaki yun eh, $2 million? Laki nun. Jerry Recto, ako po, hindi po ako, hindi follower ni Kibuloy, kaso paniniwala po ako. Ayan. Jerry Recto, Henry Payat, ni Risa Hon, at pera ninakaw mo, NPA din yun. Joma Season, nagkunwari kang Risa. Vivian, puro katangahan ang mga comment ng mga trolls. Yes, Vivian, I agree. Berta Galvan, 850 likes na. Bobby Baganato, wala nang gihimo na si Risa. Sige lang yung daot sa tao. May pakinabang sa mga Pilipino. Kumita nga sila. Pero hindi naman nabusog ang kanilang pamilya. Yes, I agree po. Alam mo si Risa, wala namang ginagawa niya kundi naninira lang. Dati pa yan. Gawain na talaga niya yan. Russian booking kasi kala nila walang source si Pastor. Oo, booking kasi sila eh. Siyempre, nabuking na sila, lumabas na, na-bulgar na sila, kailangan nilang i-deny yan. Kasi marami na pong maghahabol dyan kay Pastor. Eh, may bounty nga siya, di ba? May patong sa ulo eh. Eh, kung may mangyari kay Pastor, alam na natin. Alam na kaagad kung sino sisisihin dyan. Kaya deny kaagad nila. Johnny Medina, pera-pera lang yan. Pera-pera lang sila. Super Mario B, 100 million. Oh, 100 million, tama, $2 million. Nestor Quisido, nawala na talaga ang demokrasya sa Pilipinas. Russia, make a love shot, good, at Bobby. Florinda yon, kung hindi pipirmahan ni Subiri, hindi mangkagulo. Kaya nga eh, Subiri pinirmahan eh. Maricarci, hi, galabad, akong, galabad yun akong ulo. Ako dahi, Maricarci, naglabad mo yun akong uo eh. Makalabad sa uo ba, no? Elizabeth Bagsikan, kailan kaya makukulong itong si Hontivirus sa paggamit ng pera sa PhilHealth? Dolora De Tomas, malaki ang tulong ni Pastor na kandidatura ni BBM. Yes, malaki po ang tulong ni Pastor. Huwag niyang ismulin. Elena Calapis, of course, they will deny they don't have the right to intervene. Internal cases, diplomatic ties lang sila dito. Yes, Elena Calapis, I agree. Wala po silang karapatan, wala po silang jurisdiction. Itzy, ha, ayusin mo pagbasa mo pang grade 4. Bakit ano bang gustong basa mo pang ano? Pang grade 1. Talaga 'tong mga 'to. Papasok lang kayo dito para mang ano? Ay nako. Lizada. Gerardo Lizada, maghintay tayo ng katotohanan. Romeo Escopolo. Marami ang source ni Pastor sa Amerika at dito sa Pilipinas. Yes, marami po siyang source, guys. Si Pastor po, naku, grabe yan. Hindi po basta-basta ang mga source niyan. Di ba? Ayan. Yes, Vicente Agravante. Ayan. Shirley Montalban, ang dapat gawin dyan ni Risa, ipakain sa buhaya. Tama. Yun ang pinakamaganda, ipakain na lang sa buhaya, no? Ang dami kasi buhaya dito eh, no? Sobrang daming buhaya.
Super Mario B. Ayan. Ang mga buhaya dito guys, lumalaki na yung chan. Oo, sinako ko yung mga trolls. Ang ano eh, ang gulo eh. Maghihintay tayo ng katotohanan. Lynn Alayon Vlog, balikan silang pag may mangyari sa pastor. Jerry Recto, oo. Ayan. Bossing, isa ko ang trolls, Russian. Roddy Bautista, bakit di palayasin sa Senado yung virus? Kawawa naman. Pampanggenius, are you with pastor? Kapit lang. Ang Leon. Ayan. Mark R.C., Lynn Alayon Vlog, Chrissy Brooks, 864 likes na. Antivirus, pop, abortion, Nena Valdez, bye-bye muna Sir Foodie. O, ingat po kayo Nena Valdez. Oo nga, si Biden. Sabi ni Russian. Mark Arcinias, kahilak yun ko ganiha sa statement ni Pastor. Luoy in tao, no? Luoy kayo, no? Talagang mixed emotion po ako talaga kanina, guys. Grabe po, no? Ibang klase talaga. Ibang klase po, guys. Eh, ganun talaga, eh. Mahirap kasi, mahirap kalabanin po yung gobyerno guys eh. Hawak nila lahat eh. Di ba? Hawak nila lahat ng mga ano, hawak nila lahat ng mga source. Kaya mahirap po kalabanin mga kaibigan. Pero may time din yan. Eh, andyan na si Pastor eh. Handa na siyang umarap, no? Handa na siyang tumindig mga kaibigan. Pag yan, talagang lumabas yan si Pastor. Sabi ko nga siya, ang daming mga ano yan eh. Nasa mga 10 million siguro hawak yung tao. Hindi ba sila kabahan dyan? Ewan ko lang. Maraming salamat, Chrissy Brooks. Maro Kang, siya ang may-ari ng Sanlibutan. Pati Lindol, kaya niya patigilin. Pati Lindol. Filipina F. Filipina F. Yung kalumanayan ng boses ni Ontiveros ay sign ng isang upod ng sinungaling. Boyet Caragos. Ipakain. Ang daming troll ngayon. Nagkalat. Walis tayo ng walis ngayon. Ha? Walis tayo ng walis. Ay nako, ang daming wawalisin. Ay nako, sabi ko sa inyo kayo mga troll, ayusin niyo mag-comment para hindi po kayo walis ng walis. Jollibee mix and match combo. Kasi sayang yung oras, walis kami ng walis sa inyo eh. Hindi kayo marunong mag-comment eh. 'Di ba? Para kayong mga sa bagay, sabi nga nila, troll nga eh. Bayad nga sila, 'di ba? Bayad. Syempre, pag bayad mga kaibigan, wala talagang ano 'yan. Walang tamang ano, walang tamang comment. Siyempre, bayad eh. Sabi naman ni ano, sabi naman ni Chrissy Brooks, oh, bangag, no sense of appreciation. Jenny Jarumay, dapat hindi na talaga iboto si virus. Mary Rose Bensi, asan pastor nyo? Nahanda na, asan na? Asan na daw yung pastor? Bakit may inanap si pastor? May gusto ka rin kay pastor? Para ka rin si Risa eh, nahanap si pastor eh. Siguro si Risa may gusto kay pastor yan, no? No? Hindi kaya guys? mukhang si Risa may gusto din kay pastor eh. Alam ko si Risa ba wala ng asawa yan? Mga kaibigan? Sino pang ano dito? Parang wala na yata ang asawa yan eh, no, si Risa, no? Tingin ko lang, no? Sa tingin ko lang. Asan na ba yun? Wala na bang ano? Wala na bang asawa yan si ano? Si Risa? Ross, mahirap talaga pagbangag ang gobyerno. Oo, mahirap talaga pagbangag. Russian, wala na, winalis ko na. Nakawalis na sila, nakawalis.
bayad tas ipakain sa pamilya. Oo, no? Mahirap talaga pagbangag ang gobyerno. Lorante Salas, si Virus, may kapit. Ah, may kapit pala. Si Slave, Life, Balo. Ah, Balo pala siya? Ah, talaga? Baka may gusto siya kay Pastor. Ela, masama, Sir Pudi. Biuda si Virus, binata si Pastor. Bilta Galban, Sir Pudi, walisin lahat ng troll. Oo, binalis ko na. Pagod nga ako sa kakawalis eh. Biuda daw, sabi yung biuda. Oh. Mga trolls, paninira ng topic. Biuda si Virus. Yamada Cherry, maraming salamat ha. Baka nga gusto kang, kaya gigil na gigil. Parang may gusto siya kay Pastor, no? Gigil na gigil eh, no? Yamada, no? Parang gusto niyang ipakulong si Pastor, no? Parang... Asodalo pala, asawa niya? Ni Virus? Ah, talaga? Ano, totoo niyang asawa yon yung namatay? Adelina De Vera, ayan. Yes, karma darating, sabi ni Adelina De Vera. Aba, testigo kung nabayaran sila, konsensya kung paratang ninyo ay walang katotohanan. Chrissy Brooks, Florante Sale, parehas kay D5 ba? Russian guwapo naman talaga si Pastor Crush ni Risa. Norberto de Ziba, kung buhay si FBJ at Eddie Garcia, wak-wak ang gobyerno. Estrella Zabala, parang walang asawa si Antivirus. Parang wala nga siyang asawa ngayon. Echiro Macni A. Matiga, hiwala. Hiwalay siguro. Darish Cruan, walang kwentang hearing na yan. Naawa naman ako kay Pastor, siya dapat ang biktima dito. Super Mario B, hiwalay ata sa asawa. Ah, hiwalay sa asawa ngayon. Russian, ay natawa tuloy si Russian. Elizabeth Bagsikan, pagka upo ni Sarah as president, kawawa kayong mga trolls. Oo, kawawa yung mga trolls na yun. Wala nang kita yan. Wala nang silang kita. Anita Rosina, huwag mo nang basahin ang trolls. Ayan. Russian, grabe, sabay-sabay pasok ng trolls. Oh, daming trolls ngayon, eh, no? Rose Rose, Sir Pudi, more prayers po para sa ating bansa. Maraming salamat, Rose Rose. Kawawa yung mga troll na yan, no? Gawa sila ng gawa ng account. Bukas, gagawa na naman sila. Hindi na sila napapagod, eh, no? Nakailang account na sila, guys. Kasi hindi lang naman tayo nagbubura ng mga trolls, eh, marami po. No? Talagang ang tiyaga nila gumawa ng... Nakakailang SIM card kaya sila, no? Kasi kailangan mo ng SIM card yan, di ba? Kahit gumawa ka lang ng email, eh, gawa ka pa rin ng SIM card kasi may mga verification yan. Tapos gawa ka na naman, no? Gawa na naman. Kasi, syempre, binabasura sila, guys, eh. O, gawa na naman sila. Ang tiyaga talaga ng mga troll, no? Malaki siguro bayad ng mga yan. Russian. Fully more prayers. Maraming salamat, Ross. Bridget Hughes. You. Manilip. Oo, manilip daw sa CR. Bridget, naninilip daw sa CR. Pipping Tom. PG Dahilan. Kailan nga ba naghihintay ang mga sambayanan? Vivian, baka NP ang asawa niya. Ah, talaga, Vivian? Iram Kazal J. Magjowa si Honti at Rillanes. Magjowa ba yung dalawang yun? Vivian, nosebleed ako sa iyo, Chrissy Brooks. Oy, Chrissy Brooks, nosebleed daw si ano, Chrissy Brooks. Si Chrissy Brooks, oh, Vivian, oh. Super Mario B, hiniwalayan ng asawa, nalaman na, ah, talaga. BBS Las Vegas, Chrissy Brooks, hi dear. Just G, huwag natin kalimutan, February 25, prayer rally Cebu, mayroon daw polvoronic video. Ayan, sabi ni Just G. Russian, yeah. Elena Kalapis, hirap ng feelings in love, kahit ano na lang ang gagarin. Dead money, Pastor, kasi retoke, PhilHealth, grabing kapayas, dinikdik para pumuti. Bayad ni Smugs ang mga trolls. Lynn Alayon Vlog, love team si Trilling at si Hontivirus. May asawa ba si Kibuloy? Wala siyang asawa si Kibuloy. BBS Las Vegas, Chrissy Brooks. Ayan.
Jerry Recto, yari ako sa iyo. Bibian, ang isang troll hawak niya ang 20 na... At grabe, 20 ka CP hawak niya, Bibian. Dami naman yung CP. Ano, isang troll lang yan? Grabe, 20 ka CP? Dami naman nilang pera? Wang Yoni BM, wag na po pansinin yung comments ng mga trolls idol host. Oo, wag natin pansinin. Mga troll lang naman yan. Wala namang, hindi naman totoong tao yung mga yan. Walang asawa si Pastor ayon sa kanya. Yamada Cherry, dapat pauso naman ang gumawa ng kabutihan para magkapera. Ronald Talapian, grabe talaga sila kay Pastor. Ayan, 938 likes na. Sa mga hindi pa po nag-likes-likes dyan, Beck Henneman, Rizal Tiberius, Barakwell. Ako'y gikapoy sa mga... Gikapoy kay sa mga troll, Rasyan. Ako sa gikapoy kay Koy. Kapoy yung mga troll. Lorfield Estremos. Maribig ng labi. Dapat ipakain sa bayawak si Reza. Rasyan Ronald. At Ronald, Maril Enero, kaya mo pa yung Rasyan? Ganda. Masamit pagsikan na wala ako. Malaking budget kasi. BBS Las Vegas. Nasa trabaho na si Chrissy Brooks. Chrissy Brooks, ingat ha. Nasa trabaho na doon si Chrissy Brooks eh. Good luck sa trabaho, Chrissy Brooks, ha? Amy Lauderdale, ayan, huwag na pansinin mga trolls. Dapat pag may reaction sa mga comments, nila may points sila, babayaran sila. Oo, may bayad kasi sila, guys, kaya nagko-comment sila. Kaya minsan, naaawa din ako sa kanila, eh. Parang, nakakapago din mag-comment, eh. Tapos, baburahin ka lang, eh, no? Bote nga. Just dado dahil yun. Pa-shoutout loads watching from Paranaque. Ayan. Shoutout kay Diosdado Dalion ng Paranaque. Fidel Abestros, Duterte lang malakas. Vivian, nakita ko picture ng dilawan noong CPRD ang nakaupo. Ayan. Ako, black ko agad, Tross. Oo, black ka agad, Russian. 962 likes. Ayan. Marlon Pregoner. People, let's go na. Ayan. Langga, Chrissy, ingat sa work. Russian. 966 likes. Florinda yon, asawa ni Virus na heart attack due to severe asthma. Ah, talaga? Ano ba talaga? Ang dami namang ano. BBS Las Vegas, take care. Ingat lagi. Ayan. Ingat daw, BBS Las Vegas, sabi ni Chrissy Brooks. Sabi naman ni Elizabeth Bagsikan, nakakaawa sila mga bayad ang pagkatao. Oo, bayad ang pagkatao ng mga yan. Yun lang, no? Labayad yung prinsipyo nila, eh. Eh, alam mo na, eh, ang mga tao ngayon, kailangan ng pera, eh. Kapit sa patalim na lang, bahala na, kahit, alam ko, guys, yung iba naman dyan, ayaw naman talaga nila, eh. Yung iba dyan, talagang tutol sila dyan sa mga kay smugs, kasi lang, minsan, wala nang magawa, eh. Kung babayaran ka ng 40,000 a month, syempre kung wala kang pera, tatanggapin mo na lang yun, di ba? O, wala kang pambayad sa kuryente, pambayad sa mga ano mo, mga bills, wala kang trabaho, hindi mag-troll ka na lang. Parang ganun yun, eh, di ba? Pera-pera na lang talaga ngayon, guys. Ang labanan ngayon, pera-pera na lang. Gerardo Lizada, ayan. Teresita Fernandez, paano kasi binoto pa rin ng mga tao si Virus? Elizabeth Pagsikan, nakakaawa sila mga bayad ang pagkatao. Ayan. Gerardo Lizada, Russian. Greta Galvan, Chrissy Brooks, ingat ka kabsat. Laparon, V17, shoutout idol from Saudi Arabia, maintenance AHVAC department. Ayan. Ay, mga taga Saudi Arabia, maintenance of HVAC department, or ano ba to? HVAC or evacuation? Ano ba to? Laparon 17, shoutout sa iyo dyan. Vertical ba? 971 likes. Sa mga hindi pa nagtuslok, guys, ha, Beke naman, yung mga bagong dating dyan, nakikisuyo lang po kami, guys. Smartmatic ang nagpanalo kay Virus, Vivian. Learn tayo, where did you learn na atake ng asthma? Chrissy Brooks. BBS Las Vegas, walang spark si Pastor kay Risa, kaya nagwawala kasi. Marlon Pregoner,
Ayan, ngayon linggo dito sa Cebu, simula na ang Pipo Cebu. Ngayong linggo, ayan, si Marlon Pregoner. Shout out, ha? Yan sa mga taga Cebu po, eh, mga taga Cebu, eh. Legaro Lem Sister, for correction, hindi siya sure na ako, hindi lang malaman ang tunay na bilang dahil sa Smartmatic. Ay mapapel ang pag-upo ni BBM. BBM, Chrissy Brooks, see you again later. Willie Kiambao, pa-shoutout idol, Foodinet, watching from Zamboanga, Cebu, guy. Shoutout kay, ano, kay Willie Kiambao ng Zamboanga, Cebu, guy. Ayan, Linida Pakingan, dapat ipakulong yan si Virus. Oy, 974 likes na, dagdagan nyo naman, guys, oh. Para under na tayo, oh. Konti na lang, oh. Beke naman dyan, oh. Beke naman, oh. Raden Jotojot, grabe talaga ang gobyerno ngayon, walang utang na loob kay Pastor. Helena Kalapis, kapit patalim due to corrupt politician. 980 likes, ayan. Uy, 980 likes, no? 20 na lang! Tamad sila kaya nagpapabayad na lang, ayaw magbanat ng boto. Florinda yon, crazy Google, 205 pa, nakasawa niya. Ayan. Marie Carci, tulog na ako, Sir Fudy. Night po. Salamat. Oy, Marie Garcia. Good night. Ingat ka dyan. Vivian, one sure aim free later. Ayan. Amor Guzman, Dantos Luxer, di pa nag-start, ha. Good night, Marie Garcia. Elizabeth Bagsikan, 986 likes na. Beta Galban, Gina Luzgardo, hello, Pudi. Teka lang, tuslok muna. Oy, magtuslok muna kayo, guys, ha. Baka nakalimutan yung magtuslok. Melissa Simbulan, Marley Enero, Sir Fudy, out muna po ako. Night, bye everyone. God bless us all. Georgie De La Paz, pa-shoutout. Ayan. Fidelia, God bless you, Foodinet. Beta Galban, 992 likes. Danny Cruan, pa-shoutout idol from Tubigon, Bohol. Uy, mga taga Tubigon, Bohol, shoutout. Kumusta na kayo dyan? Laparon 17, madali lang ang government ngayon, idol. Ibalik ang Duterte government. Tapos ang hirap ng Pilipino, idol. Yes, Laparon 17, I agree. Yan po mga kaibigan. So, natapos na po ang ating live. Ayan, bukas po, kung wala kayong gagawin, wala kayong mga lakad, ha, bukas, ha, kung wala kayong mga engagement, magkita-kita po tayo muli. Kung wala kayong mga, kung free kayo bukas, manood lang kayo, guys, kasi marami po tayong mga issue na pag-uusapan po. Okay, so, sa lahat po na subscribe sa amin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na subscribe, please subscribe, comment, like, at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. AD up 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po. God bless sa ating lahat. God first. Oh, God first. kailangan po natin magdasal, guys, ha, para po sa ating para po kay Pastor, no? Siyempre, kailangan natin siyang suportahan, mga kaibigan, no? Kung ano po mangyayari dyan. Alam ko, guys, sabi ko nga sa inyo kanina, at sinabi ko uli, na baka po ito na yung hinahanap natin, baka ito na yung hinahanap natin na tamang panahon. Hindi lang natin alam. Yamada Cherry, domo arigato, ha. Yasuminasay. Kasalanan ng gobyerno, kaya marami naghihirap sa Pilipinas, sila ang yumayaman. Yes, I agree, Yamada. Melissa Simbulan, go 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 Cebu. Amor Guzman, good night sa asawa kong si Arnel, sir, thanks. Good night daw, Arnel. Sabi ni Amor Guzman. Yamada Cherry, 999, yes. Fe Contige, ayan, bakit wala silang awa sa kapwa tao? Gusto na lang makaangat. Kaya sinisira nila ang matinong tao. Ayan. O, si Susan Abeles, andito pala. Good night po sa lahat. Nakahabol pa si Susan. Susan, karating mo lang o kanina ka pa? Kasi ang dami na kasing ano, hindi ko na nabasa yung mga comment. Ayan si Susan Abels, mga kaibigan, no, in the house. Ah, magre-reply na lang po ako, Sir Pudi. Ah, okay lang po yan, Susan, no? Nagulat ako, eh. Biglang lumitaw si Susan, eh. Ah, ano kasi, busy kasi siya sa pag-aaral, guys, no. Kumusta na po ang ating ano, mga reporting po, Susan? Ayos ba? Good luck, ha? Good luck. Kaya mo yan. Ang hirap yung ano, no? Pero, minsan guys, masarap bumalik sa pag-aaral, eh, no? 1K po, yes, 1K na. Saan marinig sinabi ni Pastor? DJ's Pet, ayan. Susan Abeles, apay saan na nakita ni Tatay, God bless, as always. Chrissy Brooks,
Good night po. Ngayon lang po, Sir Fudy. Ah, ngayon lang? Ah, okay. Ingat ha. Good luck, good luck, good luck sa iyong ano. Good luck sa inyong pag-aaral. Ayan. Nag-goodbye na kami. Bukas na lang uli. Jay Liwag, walang utang na loob na nagpalibing sa kanyang ama sa SMNI at magpapanalo. Ayan. Edwin Channel, PBM, tandaan mo, walang pagsisisi ang una. Palagi nasa low. Yes, Edwin Channel. Oo, busy talaga, no? Oo, naintindihan naman namin yan, Susan. Kahit kami, busy kami. Pero, ganun talaga. Yamada Cherry, kuya, kala ko message nyo ako. Kala ko. Ay, oo nga, no, Yamada Cherry, nakalimutan na tuloy kita. Nakalimutan ko na tuloy, Cherry, kasi ang dami nating issue, eh. Ang dami kasing issue. Nakalimutan kong ibigay sa iyo yung ano namin, page namin. Oh, bukas na lang, Yamada Cherry. Baka siguro wala nang issue bukas. Yamada Cherry, ha, domo, arigato. Ang galing ng memory ni Yamada Cherry, naalaala pa niya. Ayan. Kasi si Yamada Cherry, mga kaibigan, meron po siya, parang nagre-recruit siya ng mga ano, ng mga hotel, ano, bed making, no? Bed making ba yun, Yamada Cherry? Thank you, Sir Fudy. Ayan. Maraming salamat. You're welcome po, Susan, ha. So, yun po mga kaibigan, kita-kiss na lang po tayo bukas. Yamada Cherry, bukas ha. Ipaalaala mo ulit. Nakalimutan ko na to. Kasi hindi ko nahanda yung ano yung page para ipakita ko sa iyo dito. Kasi doon din sila nag-order ng mga merch natin. Oo, yung mga iba nating mga suki. Minsan nag-order sila ng t-shirt, nag-order sila ng mga mug, mga tote bag. Doon sila nag-order, Yamada. Tapos pinapadala namin sa ibang bansa, yung mga t-shirt. Pinapadala namin sa UK, sa Greece. Nagpadala din kami sa Greece. Ang layo eh. Saka sa UK. Sa Japan, ayan. Nag-mail. Chrissy Brooks, maraming salamat ha. Bye-bye guys ha. Ingat. Bukas na lang po tayo guys ha. Magkita-kita muli. Okay? Maraming salamat. Peace! Kasi siya parang siya rin tumawa. Bye-bye! Ingat! Yuhu! Abdul Aziz, good evening for sir. Good evening, Sir Fudy. Elsa Holanda, good evening, Sir Fudy Net. Believe ako sa tapang ni Kibuloy. God bless you po always. Ayan. Bye-bye, guys. Bye-bye. Ingat. God bless. May club ka rin pala, Yamada Cherry. Parang si Karin Suzuki, may club din siya dyan. Tatlo yata club niya. Sa Shishuoka ka, di ba, Yamada Cherry? Galing naman, may club ka. Ikaw ano dyan? Ikaw ang sacho? Ikaw ang pinaka-ano? Ikaw ang owner ng club? Galing naman ni Yamada Cherry, no? Parang si Karen, di ba, may club din yun, eh. Tatlo. Tatlo yata club niya hawak, eh. Si Suzuki Vlog. Gambarimas, ha, Yamada Cherry. God bless you always with a galban. Ayan. Bye, Foodie, Ruthie Timbang. Bye-bye, guys, ha. Ingat. Bukas na lang uli. O, tuloy natin yung ano natin, chikahan bukas. Bye-bye. Oya, sumi na sa'y. Gotem ba po? Bisaya ka rin, di ba, Yamada Cherry? Alam ko si Yamada Cherry, Bisaya din to eh. Saan ka ba sa Philippines? Davao? Mag-open ka na ng restaurant? Grabe! May umise ka na, may restaurant pa? Grabe, no? Galing naman. Congrats naman, Yamada Cherry. Galing.
Yasumi, bye-bye.